kaso. Samantalang maraming nadismaya na netizen sa kumpirmasyon ng kapatid ni Jovelyn, nagmumukha daw silang sinungaling dahil dito. Narito ang ilang komento ng netizen. Diwaw, napapaghalataan na kayong sinungaling. Bigla na lang kayong natahimik. Ano yun, busy lang pero may nawawala kayong ate? Humanda kayo sa kaso na haharapin nyo pati Robinson dinamay nyo. Good luck! Tapos bigla kayong maglalabas ng statement na nakita ng asawa ng pastor nyo si Jovelyn. Ano yun, sa dami ng tao, siya pa nakakita? Ano yun, coincidence sa dami ng tao, yun pa ang nakakita? Good luck na lang sa inyo, girl. Masyado kayo magmalinis. Hindi nyo alam, mas lalala gumawa ng gulo yung taong sa loob yung kulo. Ingat kayo sa mga babaeng di makapasag ng pinggan. Nakita na siya ng pamilya niya. Ayaw lang ipaalam dahil alam nilang kung bakit siya nawala ng ilang araw. At sa tagburos lamang siya bumababa at sinundo ng sedan na kasama niya na nakipagtanan. Ayaw lang ipaalam ng pamilya dahil may posibilidad na kasuhan sila ng Robinson sa ginawa nilang bintang. Nag-try po akong mag-contact sa number na binigay nila dito, pero hindi na po ito makontak. Unang interview kay Jocelyn Galleno is hindi niya masagot kung bakit di na raw makontak yung number na binigay nila. But lately, si posted that hindi na raw makontak yung number nila dahil daw maraming tumatawag at na out of service ito. Which is nakakaduda dahil paiba-iba yung statement niya. I think nahanap na ng pamilya Galleno si Jovelyn dahil sa mga kinikilos nila. Last August 16, 2022 ay may nakakita kay Jovelyn Galleno sakay ng kulay brown na Innova. Kinumpirma ito ng kasamahan niya sa simbahan. Ayon sa kanya ay si Jovelyn nga daw iyon dahil kilalang kilala daw niya ito mula pagkabata pa lamang. Ngunit kung makikita mo ang reaksyon ng pamilya Galleno ay para bang komportable sila at di na nag-aalala compare nung nakaraan. In my opinion, ay nahanap na siguro nila si Jovelyn Galleno at parang tinatago na lamang nila ito sa publiko dahil lumaki na nang lumaki yung issue at ayaw nilang mabash or mapahamak or maapektuhan ang kanilang kapakanan lalo't their family are very religious. Also, they are the number one trending topic not just on social media but also in real life. Possible binigyan sila ng malaking perang suporta galing sa media corporation. Para sakyan na lang yung issue dahil milyon-milyon din ang kita ng mga taga-media rito dahil nasa kanila nga yung mata ng publiko. Yun po ang ilang komento ng netizen. Hanggang dito na lang pong ating update mga ka-voice trends. Maraming maraming salamat sa panonood.